Hi, this is Benji of Tech BMLG. Welcome po sa channel natin mga ka-tech. So, ang channel natin no para sa kaalaman ng lahat ay tungkol po ito sa mga reviews no ng mga electronic products, network infrastructure, electronics no para sa mga projects natin at saka yung mga access control no na pwede nating gamitin para sa mga security purposes no ng ating bahay o ng ating mga establishment at saka pag-unbox ng mga iba't ibang products. So, ano pang hinihintay nyo? So, tara samahan niyo akong mag-unbox ng isang gaming chair. So, welcome back mga ka-tech. So, again, ang i-unbox natin ngayon ay isang Cougar Armor 1 na gaming chair. So, ito po yung box niya. So, medyo malaki-laki mga ka-tech. So, ito yung Cougar Armor 1 na gaming chair. Bigat ah. Parang hindi ko kaya to ah. So, yung witness ko dito mga ka-tech ay ang aming aso, no? Okay. So, na-open na natin yung box mga ka-tech. Ito yung box mga ka-tech. Okay, so ito yung manual, no? So ito yung manual para sa ating pag assemble mamaya. So ito yung mga tools at saka yung mga screws, no? Yung Allen at saka yung mga bolt, no? Para sa ating pag-assemble. At ito yung base niya. Okay, so metal. Fully metal yung base niya. At ito, wala to. Okay, ito yung do para dito tayo makarelax, no? So ito yung backrest. Okay, so maganda siya mga ka-tech. Okay, so maganda. Okay. Ito, wala to. Ito yung ano yung lumbar pillow, no? So ito yung lumbar pillow para dito. Okay, so lagay muna natin dito at saka ito yung mabigat. Okay, para mabigat ah, parang di ko yata kaya to ah. Okay, ito yung upuan natin. Okay, so ito yung upuan natin mga ka-tech. So lagay muna natin dito kasi mabigat. Ito yung neck pillow. Okay, para sa neck, no? Ito yung neck pillow.
ito. I think ito yung para sa gilid, no? Para sa gilid ng ating chair. Tingnan natin mamaya kung tama ba ako. At lastly, okay, ito yung base, no, ng upuan na para makapag-adjust po tayo, mga katek, no, na pababa, pataas. And then, meron pang isa. Hindi pala ituli. Meron pang isa. Itong naka-box. So, ano kaya ito? Ano kayang laman nito? Open natin para makita kung anong laman nito, mga katek. Ah, okay. Ito pala yung gulong, no? Ito pala yung gulong, no? Limang gulong ng ating gaming chair. Okay? At ito, okay, ano ito? Ito yung parang nagsisilbing base, no? Ano, not base, but nagsisilbing trunk, no? Para ma-ano natin, yung upuan at saka yung star base, no? So, para madugtong natin. Okay? So, napakabigat, mga katek. Okay, so, I think, tapos na tayong mag-unbox. So, lagay muna natin dito yung karton kasi hindi na ito magagamit. So, mag-assemble tayo, mga katek. Tingnan natin kung marunong ba tayo mag-assemble nito. Okay, so sana yung manual. Ito po yung manual, mga katek. So, tingnan natin, mga katek, yung manual. So, meron siya dito assembling instructions. So, ito po, mga katek. Okay, so ito po, no? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 po ito. So, sana mas maintindihan natin. So, yung number 1, kunin natin yung backrest at saka yung upuan. Ito yung backrest. Ito po yung backrest natin, mga katek. Okay, so ito yung backrest natin. Dito tayo magsimula. Okay. Naka-ano lang ito eh. Naka-tape lang ito eh. Para magamit naman natin yung ano, yung plastic, no? So, okay, so ito yung backrest. So, ang ganda, no? Yung tahi niya, okay naman. Yung leather niya, okay naman. So, mukhang ayos to ah. Lagay muna natin yun dito. Okay. Then, kunin natin yung upuan. So, ito yung upuan, mga katek. Ang bigat. Ang bigat ng upuan. Okay? So, ang bigat talaga. Promise. Mga 10 kilo po ito ah. Okay, so ito po yung upuan. So nakadikit na yung ano niya, no, yung sa gilid niya para sa pagdugtong natin, no, ng backrest. So wala na tayong problema, no, pag assemble kasi nakadikit na yung ano niya, yung gilid, no. Okay, so meron akong audience dito, mga katek, yung aso namin. Nag-chill-chill lang. No, relax-relax. Tutulog. So, ito yung witness ko ng pag-vlog ko, mga katek.
Oops. Ang bigat ah. Okay. So ito yung upuan natin mga katek. Okay, so ayun sa manual natin. Okay, dugtong natin ito. Okay. So kunin muna natin yung screw, apat na screw, yung bolt. No, so saksak natin yung bolt. Okay? So saan na 'yon? Ito na 'yon, no? Ito na yung mga tools, yung allen screw at saka yung mga screw. Okay? So meron tayo dito apat na washer at apat na washer na rubber. So, ito yung una nating ipapasok yung maliit na washer, mga katek. Tsaka yung malaki, no? Tsaka yung malaki. Okay? So, tapos, ilalagay natin dito. Okay? So, ipapatong muna natin to. Ayun. Wag lang nating masyadong higpitan, baka maano. Ito yung pangalawa mga katek. Okay. Ito yun. Yun. Success. At ito ang panghuli mga katek. Medyo tua. Para
So ayan na mga katik, na dugtong na natin no, yung backrest at saka yung upuan. Okay, so tingin muna tayo sa manual kung ano ang susunod. Okay, so ilagay na natin yung cover, no? So ayan na mga katek, so na ano na natin, nalagay na natin yung takip. Okay, so ito yun. Number 2, sa manual natin dito, ilagay natin na yung base no, para sa pag-a-adjust up and down. So ito po yun mga katek. Okay, so lagay muna natin dito. Ah, ito. Ito mga katek. Ito, so ito yun. Okay, so adjust. Okay, lagay natin dito. Okay. Okay, so bago natin ilagay, so lagyan muna natin ang yung parang ano, ito yung parang hindi ito rubber, parang foam, no? Para paglagay dito, hindi siya masisira yung cloth, no? Kasi metal ito eh. So lagyan natin ng pangdikit para hindi masisira yung cloth no ng upuan natin. Okay, so lagay muna natin yung para tong sticker mga katik no. Okay? So ayan na, nilagay na natin yung apat na washer no na foam para mayroong protection yung ating cloth no para sa ating upuan. So lagay na natin dito yung adjustable natin na up and down at saka yung apat na screw. So kumpleto lahat yung accessories natin mga katek. So walang kulang. So lagay na natin. So kunin natin yung tools natin at saka ilagay natin ito. So
Okay. So ayan mga ka-tech, nilagay na natin no yung adjustable na para mag up and down kung hindi ka komportable no sa height. So balik tayo sa manual, ano ang susunod na kabanata? Okay. Next is lagay na natin yung star base no. Okay, so ito yung star base. Okay, medyo mabigat siya mga kate kasi full metal na siya, no? So, na ba yung sensor natin? Okay. Okay. Iyan. Okay. So, yung gulong. Ito yung gulong mga katek. Ah, madali lang to mga katek, no? So, push mo lang. Okay. Ayan, successful. Nahirapan tayo doon na mga katek. Okay. So, ang susunod ay yung trunk. Ito yung trunk natin. Tama ba to? Okay. Tsaka ito. Okay. Ito. Tapos ilalagay na natin yung lahat ng upuan natin, no? Pag ikaw lang mag-isa, mahirapan tayo dito. Okay. Tama ba to? Tama ba to mga katik? Ah, ayos ah. Parang medyo malapit na tayong matapos mga katek ah. Parang ito na yatang adjust muna natin yung camera natin para makita. Okay? So ito na yun mga katek. At ang panghuli, ilalagay natin yung neck pillow at saka yung back pillow. Ano, lumbar pillow. So ito yung neck pillow. Ang hirap talaga mag unbox at saka mag-assemble mga katik. Okay. So lagay natin dito. So, pwede mong i-adjust, no? Kung hindi abot sa neck mo, nagaya ko, medyo maliit lang ako. So, pwede natin i-adjust yan. At saka, yung lumbar pillow. Ito yung lumbar pillow, mga katek. Para dito, no? Para sa pack natin. No? For ergonomics to, eh. No? Okay, so meron siyang ano, tsaka ito. So lagay natin dito, no, tsaka yung lagay natin dito, tsaka yung isa.
unahin natin dito yun, yung ano, yung isa. Okay. And then, lagay natin dito. Okay. Yung isa. Ayan, success na mga katek. Ito na yung complete na ano natin. Complete na, no? So, pwede mo itong i-adjust. Eh, kung hindi, ano, hindi ka komportable, so, pwede mo yung i-adjust. Okay? So, ayan. Ito na mga katek. No? Ito na yung ano, so good thing dito ang cougar na ito is aba, comfortable yata to, ah, parang bagay sa akin to, ah, parang pwede na akong maglaro nito, ah, kahit kontra lang, no, kahit hindi Dota, no, so at least maano pa, no, yung armchair niya, so ma-adjust mo, no, rotation niya, 60 degrees. Okay, so please, kung hindi ka comfortable, medyo mababa lang, pwede mo iangat. Okay, so pwede mo iangat, then pwede mo ibaba, then pwede mong ano lang, tamang tama lang. Okay, so ba, ayos to, ah, para yatang nasa ano tayo, ah, real world gaming, ah. Okay? At saka good thing nito mga katek, pwede natin ito ma-tilt, no? Hanggang 180 degrees. No? So, titilt natin hanggang 180 degrees. Okay? So, para at least maka-relax-relax tayo, no? So, pwede siyang matilt. So, tingnan natin. Hanggang 180 degrees yung tilt niya. Okay. So, kailangan talagang uupo ka, no? At saka ititilt mo yung ano, para itong nasa sasakyan, eh. Ititilt mo, eh. Okay. So, pwede pang ititilt mo hanggang 180 degrees kasi hindi lang aabot yung paa ko, no? Kasi medyo maliit lang ako, baka ano tayo. Okay? So, at least matitilt mo yan mga katek hanggang 180 degrees. Okay, so ayun lang mga katek, no? So, sa murang halaga, no, na 8,350, so meron ka ng maganda at saka hindi gaano kamahal, but when it comes to durability, mukhang aabot siya ng mga 4 o 5 taon, no, bago ito masira o bago ka magpalit, no, ng bagong gaming chair. Okay, kasi para sa akin napakatibay at saka yung leather niya, no, hindi naman yung leather na medyo mura, so insakto lang, no, sa price na ganito, no, hindi medyo kamahalan, but insakto lang, no, sa price at saka sa design. Okay, at saka medyo comfortable naman siya, no, so medyo comfy siya. At saka pag hindi lang siya breathable, no, yung upuan at saka yung backrest niya, hindi siya breathable, so meaning to say, pag hindi aircon yung kwarto mo at mag-upo ka, no, magstay ka ng hanggang 8 oras o 4 na oras, medyo iinit siya. Pero pag aircon yung kwarto mo, so wala namang problema. So I think comfortable siya mga katek. So again mga katek, as I mentioned, no, earlier, na yung pag-unbox natin at saka pag
re-review natin ng konti no sa gaming na chair na to. Hindi po ito sponsored no ng Kogar at hindi po lalo hindi po ito sponsored ng isang distributor no, kundi sariling atin to no. So pinag-ipunan ko ito para makabili no ng aking first gaming chair no. Although hindi naman ako talagang naglalaro no ng games, but wala kasi akong upuan eh. Yung upuan ko kasi yung ano lang, yung ordinary chair lang no, ng chair ng sa mesa namin no, sa kainan namin. So kinukuha ko yung isa kasi apat yun. So yun lang ang ginagamit ko no ng upuan. So medyo pag natagalan akong magba-vlog, so medyo sasakit talaga yung ano ko, yung no, yung back at saka yung alam yun na no, yung uupo ka no, so sasakit talaga no pag medyo matagal. Okay, so lalo na pag hindi foam yung inuupuan mo. So again, yun lang mga ka-tech ang ating unbox, assembly at saka yung kunting review na ng isang Kogar no. So again, nasa sa inyo pa rin yun mga ka-tech na sa murang halaga sa design. So nasa sa inyo pa rin kung bibili kayo no, no yung gaming chair niyo. So depende yun no sa iyong budget no, kasi ito lang budget na pinag-iipunan ko, ito lang ang makakaya ko no. So kaya ito lang muna ako no. So tiyaga muna lang tayo dito kasi wala naman tayong pambili na medyo may kamahalan no, yung Omega, yung ano-ano pang gaming chair na medyo mas mahal na no, yung tag 20,000. So hindi natin kaya yon. Okay, so balang araw baka no may mag-sponsor o may magbigay no. So baka mayroon tayong i-unbox na medyo mahal na gaming chair. So ayan mga katek, diyan nagtatapos ang ating paksa no sa araw na ito. So I hope na meron kayong natututunan kahit konti no, kung paano mag-unbox, paano mag-assemble ng ating Kogar no Armor 1 gaming chair no, first my first gaming chair. So again, kung bago ka sa channel natin mga katek, so kung para sa iyo ang video na ito ay nakakatulong no sa pag-review no, upang ikaw ay makapag-decide na bumili ng gaming chair, so do not forget to like and share my video no. And please don't forget also to subscribe para mas makapag-create pa tayo ng mga maraming video no, sa katulad ng mga unboxing, mga review no ng iba't ibang products no sa electronics no, sa networking or kahit anong products na pwede nating i-unbox mga ka-tech. So hanggang sa muli, hanggang sa huli, see you when I see you.